May pinayag niyang reklamo itong si D'Angelo Russell matapos ng season. Well, naimbitahan kasi siya at naging guest nga siya sa podcast ni Atty. Patrick Beverly ngayong off-season. At mga idol, marami silang pinag-usapan at isa na nga yun mga idol yung nangyari last season dito kay D'Lo sa team ng Lakers pati na nga rin sa mga Lakers fans. Pero isa na rin pinag-usapan nila ay ito ngang si Austin Reeves kung saan talaga namang binigyang respect, credit ni Atty. D'Angelo Russell etong si Austin Reeves. Nung una nga daw niyang nakaharap itong si Austin Reeves mga idol nung siya ay nasa Minnesota Timberwolves pa ay talaga naman daw nakinok siya na itong player na si Austin Reeves. Talaga naman daw pinaya siya sa harap ng kanyang kapatid. Nagulat nga daw siya mga idol sa skills na meron itong si Austin. And then mga idol, kanya rin binanggit na talaga naman daw na super confident itong si Austin Reeves mga idol at parang hindi nga daw nagugulat sa kanyang mga ginagawa. Parang ini-expect niya na nga daw yon sa kanyang sarili. Grabe daw talaga ang kanyang confidence mga idol. And then ginatungan pa nga yan ni Patrick Beverly mga idol kung saan sinabi niya na grabe nga daw talaga ang IQ ng batang player na ito. Sinabi niya nga mga idol na for sure nga daw na itong si Austin Reeves ay top 10 or top 12 sa NBA pagdating sa highest IQ ngayon. So grabing compliment. Grabing respect ang binigay ni Atty. D'Lo pati na rin ni Patrick Beverly dito kay Austin Reeves matapos nga nilang maging kakampi na ito. Pero anyways, eto nga ang mga naging reklamo ni D'Angelo Russell. Pero para nga mas maintindihan nyo ang pinanggagalingan ni D'Lo kung bakit nga siya nagreklamo ngayong off-season sa podcast na ito, diba't nung Nugget series nila mga idol sa Western Conference Finals ay talaga namang ang pangit ng nilaro ni D'Angelo Russell. Talaga namang bumagsak na ang kanyang statistics at sinisisi nga siya ng maraming Lakers fans pati na rin ng mga NBA fans kung bakit nga na-sweep itong team ng LA Lakers dahil hindi nga daw siya tumulong. Wala siyang pinroduce. Dahil alam nyo ba mga idol, sa first round laban sa Grizzlies nag-average siya ng halos 16 plus points per game. And then dito sa Warriors almost 15 points per game. And then pagdating naman sa Nuggets, in-average na lamang ay 6 points per game. So talaga namang ang laki ng pagbagsak ng produksyon ni D'Angelo Russell. Kaya naman mga idol, isa nga siya sa mga sinisisi or ang mga main na sinisisi ng Lakers fans kung bakit natalo sila sa Nuggets. And then sinabi nga ni Anthony D'Angelo Russell, reklamo niya, ano pa ba nga daw ang kanyang gagawin? Pinaglaro nga daw siya ng point guard, naglaro naman daw siya ng point guard. Gusto ng Lakers na maglaro siya ng shooting guard, naglaro naman daw siya ng shooting guard. Ano pa nga ba nga daw ang gusto sa kanya? Nag-average na nga daw siya ng 40% sa 3-pointer mga idol, ano pa nga ba daw? Gusto ba nga ba daw na ipanalo sila sa last 2 minutes ng game? And well mga idol, yan ang reklamo ng mukhang very frustrated na si D'Angelo Russell matapos nga siyang masasabi nating mabash ng mga Lakers fans. And mga idol, I think that is the harsh reality ng NBA na you're only good as your last game. Diba't alam naman din natin na sa LA Lakers napakataas ng standard. Marami na rin nagsabi na former Lakers player na grabe nga daw talaga ang mga Lakers fans pagdating sa hinihingi sa kanilang mga players. And then si LeBron James na mismo mga idol ang nagsabi nga na talaga namang sa team ng LA Lakers ay sobrang taas ng standard. At yan mga idol, naranasan ni D'Angelo Russell yan matapos ng kanyang napakasolidong performances sa first and second round series nila sa playoffs matapos nga ng kanyang basurang third round. Ay ayun na tuloy ang tumatak sa mga Lakers fans at parang nakalimutan na nga nila ang first and second round performances ni D'Lo. Pero mga idol kayo, ano bang masasabi nyo dito sa naging reklamo ni D'Angelo Russell? Komento nyo lamang ang inyong mga opinyon.